ang nakapatayong Yamashita Cross na marka. Meron tayo ulit isang katanungan na ilang beses nang naitanong ukol sa Yamashita Cross na marka. Kaya naisip kong sagutin na lamang ito sa pamamagitan ng paggawa sa bidyong ito. Ito ang katanungan. Ano ang kahulugan ng Yamashita Cross na marka na parang gawa sa simento at ito ay may nakapatayong posisyon? Merong isang sumagot sa katanungang ito at nagsabing ito ay isang marka na ang naturang lugar ay may nakabaon na isang bangkay ng tao. Siya ay tama. Hindi lahat ng cross na bagay sa paligid na iyong matatagpuan ay markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Sa mga hindi pa nakakaalam, matagal nang naging tradisyon ng mga tao ang paglalagay ng cross na marka sa puntod o libingan ng mga patay. Kung kaya, hindi ako magugulat kung meron kang nahukay na mga buto ng tao sa ilalim nito. Sa karaniwan, mas piniling inukit ng mga sundalong Hapon ang cross na marka sa mga malalaking lumang bato at punong kahoy. Atin nang natalakay ang kahulugan ng mga ito sa mga nakaraang videos kung saan ang mga ito ay nagbibigay ng mga palatandaan sa mga tamang direksyon at lokasyon. Pagdating naman sa mga aktwal na mga cross na marka kung saan ang mga ito ay may nakatayong posisyon, meron itong ilang mga kahulugan. Pero ang pinakauna mong importanteng dapat mong gawin ay ang siguraduhin mong maigi kung ang aktwal na cross na iyong natagpuan ay isa talagang Yamashita Cross na marka. Kung ikaw ay isang treasure hunter at hindi residente sa lugar kung saan mo natagpuan ang cross na marka, mas maiging magtanong ka sa mga locals mismo sa lugar na yan. At kung may nakapagsabing ang cross na yan ay ginawa ng mga sundalong Hapon o kung wala silang ideya, yan ay isang posibleng marka na may kinalaman sa isang nakatagong deposito. Base sa aking mga naging karanasan ukol sa mga aktwal na cross na marka, karaniwang hindi talaga alam ng mga residente sa lugar kung sino ang gumawa o nag-iwan dito. Sa ganitong sitwasyon, mas mataas ang posibilidad na ito ay marka ng isang nakatagong kayamanan. Ngayon, ano ang kahulugan nito? Landmarks para sa Yamashita Treasure Maps. Maraming mga depositong itinago ng mga sundalong Hapon na nakamapa. Pero para sa mga may hawak ng mga mapang ito ngayon, hindi nila alam kung saan hahanapin ang tamang lugar. Sa pamamagitan ng paghahanap sa mga landmarks, kanilang matutukoy ang tamang lugar sa kanilang mapa. Kaya pagdating sa mga aktwal na mga cross na marka, ito ay kadalasang mga landmarks para sa mga may hawak ng mapa. Ang mga ito ay nagsasagisag na rin na ang naturang lugar ay positibo o may nakatagong laman.
Ang cross ay tumutukoy sa isang malayong distansya. Kung may nahanap kang isang cross na markang nakapatayo, ang isa pang karaniwang ibig sabihin nito ay malayong distansya. Nais ipahiwatig nito na ang nakatagong deposito ay nasa malayong distansya at wala dyan sa kinalalagyan ng cross na marka. Caves, tunnels, o mga lugar na may tubig. Maliban sa malayong distansya, ang isang bagay na nakapatayong cross na marka ay maaaring tumutukoy sa mga iba't ibang lugar na malapit lamang dito. Ang mga lugar na mga ito ay kung saan karaniwang itinago ng mga sundalong Hapon ang kanilang mga kayamanan. Ang mga ilan sa mga karaniwang lugar na ito ay tulad ng caves, tunnels, old creeks, rivers, at mga iba pa. May natutunan ka ba sa bidyong ito? Kung oo ang sagot mo at ikaw ay isang baguhan dito sa channel kong ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe, i-like ang bidyong ito, at pindutin mo ang small notification bell icon. Sa iyong pag-subscribe dito sa aking channel at sa pagpindut mo sa bell icon, ikaw ay mabibigyan ng alerto sa mga bago kong mga videos. Pero kung mas hilig mo naman pagbabasa, nais kitang anyayahan na bisitahin ang aking vlogging website sa treasurehunt.club. Maraming salamat sa iyong panunood at happy treasure hunting!